Akala ko nga fight na kami ni Darius, kaya lang sumingit na naman yung anak nila ni Lucy. Oh, basta anak ha, huwag mo masyadong tinatarayan yung bata. Eh, baka mamaya, mahalata yung pagpapanggap mo. Sige, ikaw din. Kaya nga lumabas na muna ako, para magpaalis ng inis. Kaya nga iniisip ko na lang, at least wala na si Lucy sa eksena. Nakakulong na siya. Alam mo, sa totoo lang, minsan nakakaramdam din ako ng awa dyan sa pinsan mo. Kasi wala naman talaga siyang kasalanan, hindi ba? Sige, Nay, maawa pa kayo doon sa babaeng yun. Zero na ang sustento makukuha niyo sa akin. Ka ba naman, Nay? Siya o ako lang to? Mas gusto niyo bang ako na lang ang nakakulong kesa sa kanya? Eh, siyempre, hindi naman. Siyempre, mas gusto kong siya. Ito naman, oh. Hello? Uy, galit ka ba? O, sige na, ha? Basta, ayusin mo yung pagpapanggap mo para hindi ka mabuko dyan. Dav! Hello, Nak! Andiyan ka pa ba? Darius? Sino yung kausap mo? Kausap mo yung nanay ni Farah? Ayoko na nga sana siyang kausapin eh, pero panay ang tawag niya sa akin. Narindi ako, kaya sinagot ko na. Ano kailangan niya sa'yo? Eh, ano pa ba? Gusto niyang iurong natin yung kaso laban sa anak niya. Tatapusin ko na yung pag-uusap namin. Hindi, kausapin siya. Hello? Hello? Darius? Naling Belen. Pwede ho ba huwag niyo nakakausapin ang asawa ko? Wala naman ho siyang magagawa para mailabas ang anak ninyo. Kailangan ho niyang bayaran yung kasalanan at pagpatayin niya sa kapatid ko. Oo, Darius, naiintindihan ko. Sana ito na yung huling beses na tatawagan niyo siya. Makakaasa ka. Aling Belen, kailan ho yung huling beses na dinalaw ninyo si Farah? Kasi ngayon ko lang din nalaman na nakulong na pala siya, na nahuli na siya. Pero bibisitahin ko siya. Siguro dapat bigyan niyo ng pansin si Farah. Huwag niya lang hunin yung tatawagan ng asawa ko. Sa tingin ko, mas kailangan kayo ni Farah ngayon. Oo, Darius. Naintindihan ko. Pasensya ka na, ha? Pasensya na, Darius. Sige po. Ko! Farah! Ano ba itong buhay na pinasok mo? Hindi pwedeng malaman ng iba't tao na nag-uusap tayo?